Matapos mag-ikot sa Luzon noong nakaraang linggo, biyaheng Visayas naman ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte ngayong Miyerkules. Maagang dumating sa isang hotel sa Bacolod City, sina Marcos, Duterte at mga kasamang senatorial aspirants para humarap sa mga alkalde at kongresista ng Negros Occidental. Hinarap din nila sa pulong ang sugar planters at iba pang kasama sa industriya ng asukal ng probinsya. Ang discussion na doon kanina was centered on the problems of the sugar industry, the highlights of which was yung SRA and how it is not performing as it should be as a regulatory administration sa sugar industry. And then pangalawa, nakatutok yung solutions ng this coming from the sugar industry. Nakatutok yung solutions ng government sa hindi sa inputs, which is one of the biggest challenges of the sugar industry right now. Tinaguri ang Sugar Bowl of the Philippines ang probinsya ng Negros Occidental dahil sa laki ng supply ng asukal na nanggagaling dito mismo sa probinsya. Kaya naman, pagdating sa usapin na kung sinong kandidato ang kanilang susuportahan, ayon sa ilan sa mga lokal na opisyal, malaking konsiderasyon ang kandidatong may ipinapangakong tulong o programa para sa sugar industry. Like for us, I'm a sugar cane planter. It's very important for us because that is not only our livelihood, but it is right now, previous years it was the hacienda system, but right now these are CARP beneficiaries already. These are grassroots and ang mga pigado na giniasubong, amo ang makabenepisyo sang pagpaayo sang sugar industry. Noong 2016, panalo si Robredo sa Negros Occidental matapos makakuha ng 61% na boto at pangatlo lamang si Marcos na may 11.83%. Ngayon, ayon sa mga alkalde, higit 25 sa 31 mayors at kasalukuyang congressmen ng probinsya ang magdadala umano sa tambalang Marcos Duterte. Six. All Negros has been very well represented. I am very grateful to all the congressmen and I am happy that they are here. They asked for funding and that it be transferred to the office of the president. So we only talk to one or a secretary who is into sugar that can help us. Because apparently that is our problem in Negros. Ipinagpapasalamat naman ni Marcos ang suporta ng mga politiko ng probinsya. It has not been traditionally considered our bailiwick. So again, it's a very, very good development for the UNI team because it was not only for myself and Inday Sara but also for our senatorial candidates. Kasunod ng pulong, nagkaravan sa Silay City ang UNI team bago pumunta sa campaign rally sa Bredcopier. Samantala, sa ulat ng ABS-CBN halalan partner na Daily Guardian, hindi naman matutuloy ang dapat sanang campaign event bukas ng UNI team sa Antique matapos magreklamo umano ang mga residente dahil balak gawin ang programa sa Evelio B. Javier Freedom Park, ang lugar na ipinangalan sa dating governor ng probinsya na napatay noong panahon ng martial law. Kinumpirma ng kampo ni na Marcos na hindi kanselado pero irereschedule ang lakad nila sa Antique sa ngalan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa halip na Antique, pupunta ang UNI team bukas sa Iloilo Province bago bumalik sa Luzon ngayong huling bahagi ng linggo. Joyce Balancho, ABS-CBN News, Negros Occidental.